Governor Ejercito, magandang gabi po. Magandang gabi, Jessica, at saka sa mga kababayan natin. Paano po ba ito? Parang taon-taon na lang, hindi na nagbago yung karanasan at yung kapalaran ng marami nating mga kababayan. Kayo na rin po, dyan sa Laguna. Opo, hanggat hindi naaayos ang lawa ng Laguna o Laguna Lake, hindi na re-rehab ito, hindi po matatapos ang problema ng pababaha dito sa lalawigan ng Laguna. Okay. Personal... At pinapangarap namin sana matuloy na yung Pacific Spillway. Oo, ito'y matagal... Para may flush off ang excess water sa Pacific Ocean. Oo, ito ho yung drain, no, na matagal nang nababanggit. Panahon pa raw po ni Presidente Marcos, naisip ng solusyon yan, kaso hindi na nabalikan. Yung Paranaque Spillway. Oo, tapos... Paranaque Spillway. Paranaque Spillway. Tapos, basta wala, tama ba, wala kasing drain daw itong Laguna Lake. Mm-hmm. So, kumbaga sa Plangana, pag bumuhos ng ulan, mm-hmm, aapaw at aapaw talaga yon. Yes. Kung tinuloy yung panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos na dinisenyo ni Architect John Palabox, siguradong hindi po babaha sa Metro Manila at saka dito sa Rizal at saka sa lalawigan ng Laguna. Fact check muna tayo. Base sa dokumento na 1977 Metro Plan o Metro Manila Transport and Land Use and Development Planning Project, si Fileno Jun Palafox Jr. ay kasama sa project resident team at napabilang siya sa planning. Ngayon, ayon sa official website ni Jun Palafox, ang plano noon para maiwasan ang baha ay kapag tumaas na ang tubig sa ilog ng Pasig at Marikina, ang sobrang tubig ay ipapadaan sa Manggahan Floodway papuntang Laguna Lake. At pag tumaas na rin ang tubig sa Laguna Lake, ay bubuksan na ang Paranaque Spillway para ang sobrang tubig ay pupunta sa Manila Bay. Para sa ganon ay maiwasang bumaha sa Metro Manila at sa kalapit na mga probinsya. At para matupad ang plano, kailangan magawa ang Manggahan Floodway at ang Paranaque Spillway. Yung Manggahan Floodway ay natapos may pagawa bago nangyari ang 1986 EDSA. Ngunit ang Paranaque Spillway ay hindi nagawa dahil ipinatigil ni Cory Aquino ang naturang project. Kaya di kayo magtataka na tuwing may bagyo at malakas na ulan, binabaha ang Metro Manila at kalapit na mga probinsya. Yan ay dahil sa kapalpakan ni Cory Aquino at sa mga pagbaliwala sa mga sumusunod na presidente na bigyang solusyon ang problema sa baha. Magaling na urban planner si Jun Palafox, pero dahil dating planner siya noong kapanahunan ni Marcos, hindi siya pinapakinggan ng mga anti-Marcos na politiko. Kaya nga minsan ay nasabi ni Pangulong Marcos ito. Ang kabilin-bilinan ko kay Mrs. Corazon Aquino ay pagpatuloy ang Bataan Nuclear Plant kung maaari. Sapagkat I told her this is the solutions in meeting a country's energy demands and decreasing dependence on imported oil. Ngunit ayaw niyang tanggapin ang aking mungkahi. At maaalala daw ng taong bayan si Marcos habang andiyan ang Bataan Nuclear Plant. Anong klaseng pag-iisip yan? Ayan ay paghihiganti. Huwag na idamay sa bayan ng Pilipino. Kanya't ay balang araw makikita ninyo, 20 years from now, backstop na ang Pilipinas. Thank you for watching. For more information, you can visit our website bagonglipunan.com, subscribe to our YouTube channel, like us on Facebook, and follow us on Twitter and Instagram.